Hello, good morning po mga kabayan. Dito tayo ngayon sa bandang Jumeirah Canal. Yan. Dito kami ngayon para mag-fishing. Yun, samahan nyo kami mag-fishing ng mga kasama ko. Yan. Fishing kami. Tara. Obserbahan nyo kung paano mag-fishing. So, ganyan po. Manguhuli na po yung kasama namin. Yan. So, ako rin mamaya makikita nyo mga. So, babalik po ako. Ito yun, ang isda. Pero sumabit sa bato. Ang teting to. Sumabit po sa bato. Kawawa naman ako. Tulong. A few moments later. So, yun, yung kasama ko nakahuli na. Alagay ito eh. Hindi ko nakita eh. Nabobo lang ah. Nangatanga ko. Pinahuli namin. So, yan pa natin yan. Yan pala yan. Yan. Simple lang po ang aming ano, buhay dito. At ito po yung pang ano namin, panghuli namin. Buti pa yung kasama ko nakahuli na. Hindi pa. Ito, hipon lang. Ayan, shout out po kay Hipon. Sana mapansin ako ni Winnie Rebillam eh. Ito si Hipon. Tignan natin kung talaga makakahuli si Hipon. Ano? Hipon! A few moments later. Ano ang teteng? Kahuli na naman yung kasama ko. Oo, wala pa rin nahuhuli. Buhay nga naman, oo. Kamalasan, sumabit pa. Sumabit. Anak naman ang teteng. Marami dyan bato. Nakadalawa ka na sir ha, hindi na tama yan. Oy, oy Aquaman, bigyan mo nga ako magandang isda. Ay nako, ito yung pinakamasakit na pwede mangyari sa'yo. Tansi na lang ang natira. Sakit sa heart. Sakit sa heart. Sobrang sakit sa heart. A few inches later. Hindi pa taong pesto. Walang swerte dun. Walang dito swerte ko. Yan po yung Dubai. Mga kabayan. Nakikita nyo rito yung ganda ng Dubai. Canal. Jumeirah Canal. Masasayang taong nagka-hi-hack. Yan. Ako, masaya na ako sa ginagawa ko. Fishing. Okay, ano magandang spot? Mga konting bato. Hindi siguro na swerte ko. Sige, balik ako. Nilapay laman ha, iniwalad yung alibat. Puta, sabi ko, samahan mo na lang yun, dugo. Para lumasa yun sa ano.
Hindi maganda ang ano ngayon. Ayan ang nakakasawi, ang sumabit. Dahil ang jig namin ay limitado lang. So ako ay stop muna sa pag huli. Ayan, friends, may kalabasa dito. Kakaibang Dubai, may kalabasa. Sa dagat yan, oh. Oh, dagat yan eh. Tapos mayroong kalabasa. Papaisip ko eh. Okay, kabayan, ang ibig sabihin po ng jig ay yung pinakapain po ng kain na gagamitin sa isda. Ang tawag nila ay jig. Ayun. So, siyempre, pag bumili ka sa bilihan ng mga ganitong pang fishing, pag sinabi mong pang pain, hindi nila maintindihan nyo, kailangan mo sabihin pang jig. Tapos yung mga jig, meron din yung mga grams. Yung jig din pala nakadepende yan sa setup ng rod. Kapag ultralight yun niya, mga 5 grams ang setup mo sa ano, sa rod tsaka sa jig. Pero pag mga ganyan kahaba yung katulad kay sir, mga 10 grams yan, 15 grams. Ganun. So siyempre, mas mahabang rod, mas malakas ang ano niya, ang puwersa pag nakakuha ka ng malaking isda. Nakuha mo yan. Mapansin mo rin si Kuya, oh, naka-posting na, hindi natin maintindihan. Nakahuli yan siguro ng malaki. Hindi lang niya makahatak. Ngayon, ang mapapansin nyo, low tide. Low tide ang tubig ng dagat ngayon. At pakita ko sa inyo na huli namin. Pero si Sir Anthony pinaka may kota. Ayan. Apat na piraso. Pagalawin mo, sir. Ayan. Eh, may hinga-hinga pa, oh. Mabuhay pa yung malaki hanggang ngayon, ah. Pero yung maliliit, patay na, eh. May hinga pa siya, oh. Pang-daing na mamaya. Buhay pa, eh. Pang-daing na kayo mamaya. Papakita ko sa inyo kung gaano kalawak. Dito tayo dito sa may... As, ayun nga pala, dito sa Dubai, required ka dapat may lisensya ka manghuli. Dapat may lisensya ka para makahuli ka ng isda dito sa Dubai. Kasi pag nadaanan ka ng puting SUV, tapos dumaan dito nakita tayo. Ako, wala akong lisensya. Wala akong lisensya para manghuli ng isda. Pag nahuli ako ng polis, magmumulta na ako, kukumpiskahin pa yung hawak kong rod, fishing rod. Ganun po dito kaigpit. So, malayo naman kami sa city. Kaya hindi naman siguro kami sisitahin dito. Yun, binabati yung mga pala, yung mga nag-comment po. And then nag-like sa mga nag-view po ng unang vlog ko tungkol sa travel, accommodation hanggang sa office. Maraming salamat po sa mga nanood. So ito, another uli, bibigyan ko po kayo ng idea kung ano ang ginagawa sa Dubai pag Biyernes. Kasi Biyernes po ngayon. Kaya yun. Yun. Kamusta sa inyo mga kabayan? Nalilipat tayo ng pwesto. Pa tayong pesto ng saan tayo magjijig. Samahan nyo pa kami. Nood lang kayo! Ito si Boss LJ. Boss, interview lang po. Nakakailang uhuli na po tayo. Maraming zero na. Yan, si Boss LJ. Ngayon siya na isda eh. Malinaw yung dagat eh. Kung mapapansin yun. Malinaw. Sarap maligo. Pero walang banlawan kasi dito. Yung mga pagbanlaw.
Tingnan natin kung paano siya mag-setup ng ano, jig, mga kabayan. Simple lang yan. Ayan, bubuhol mo. Punta ka sa kaliwa, pero di pa ron. Punta ka sa kanan, pero di pa doon. Mga magkano yung ganyan, jig? 10. 10. Ayan, collection niya. Merong mga ano. How are you, mates? Have a nice day, mates. Have a nice day, mates. Good luck, mates. Enjoy, mates. Mga British. British na nagmarunong kayak. Hindi ko pinapansin. Ilang gram yan? Mga ganyan. 10 gram din. Ganda ng kulay. Talagang maakit talaga. Yan. Okay. Lock and load. Okay. Ito na. Nandyan yung swerte. Apat na kilo na yan. Ganun lang kasimple magbato. Kita nyo naman. Ang ganun niya, layo na. Lahat ng kilometro na kagad. Ganun lang kasimple magagis eh. Mga professional hobbyist ng fishing. Hobby lang. Mga professional hobbyist. Ito si Mr. Randy. Kasi mas mahaba yung ano nyo, no? Mas mahaba yung ride nyo a-compare kay ano? Medium setup. Yun, medium setup pala tawag niya. Kasi last time, ayan din yung, gamit ko siya na, diba? Yung malaking isda, yung 3-point, ano? Yung 3-body na isda. Nahuli namin ni sir. Yan ang gamit niyang rod. Saka yan. Mas mahabang rod, mas malayo ang bato. Sobrang layo. Kaya talagang ano, mayroon talagang chance na makahuli ka ng isdang malaki. Ganyan. Ganyan lang yan. So yan, isang uling professional hobbyist na fisher na ano, hobby lang. Mapapansin nyo kung paano at least magkaka-idea tayo mga kabayan kung paano mag yung pitik-pitik pa. So kung gusto nyo ng mga picture o mga update, i-follow nyo si Randy sa Instagram niya. Ilalagay ko sa baba. Sayang nyo na lang, follow nyo si Randy sa Instagram. Opo. Oh, si Baby Shark uli yan ah. Tumatagal, palit siya na. Eh, ipain mo na lang kaya yung isda na yan, sir. Oh, nalag-lag na. Ipain mo na lang yan, sir. Isda na rin yan. Kaputuli mo yung ulo. Ano nalag-lag? Saan kong pain? Pain, tapos magiging dahin. Ito naman si, ano, si Mr. Anthony. Usually ang nahuhuli lagi namin si Anthony, may mga matambaka. Pero hindi kumpara nila Sir LJ at si Randy. Talagang big catch ang hinuhuli nila. Kasi since na ang aming jig ay hipon, so attractive yan sa maliliit na isda.
Sir Anthony, anong pakiramdam pag nakakahuli ng isda? Siyempre, masaya. Masaya, no? Magre-reload si Sir Anthony ng kain, hipon. Kasi kinain ng isda. Kasi yung isda minsan kasi matatalino yung iba eh. Iikutan nila yung yung lure mo, tapos kakainin na yung hipon na hindi sumasabit sa hook. Ganun ang isda eh. Anong oras na, sir? 7:35. 7 na. Ganun po yun, yung paghuli nila, tiyagaan lang. Merong time na talaga makakahuli ka ng solid, meron din time na may wala. Yan. Kasi pinag-aaralan din nila yan kung season ba ng ganitong isda. Doon marami nang huli dito. Meron si Jing season na lahat ng isda nasa ilalim. Nag-umpisa kami dito nung last year pa. Fishing na kami dito. Dito sa same spot na to. Ganun 'yon. Bali 'yon, kung sa presyuhan ng mga rod. Meron kasing rod na China. Meron ding rod na mura. So dito sa Dubai, meron din ganun, pero mga presyuhan. Merong mga 600, 800 na rod. Tapos, yan. Saka kasi kapag bibili ka ng fishing, bibili ka ng rod, bibili ka ng fishing rail. Yung rail, ayun yung iniikot nila para yung doon nakalagay yung tanse. Ang tawag yung rail. Yan. Isang set na yan. Ikakabit mo na lang sa rod. Tapos, nahulog. Tapos, dalawa yung... Tsaka bibili ka pa ng pain. Yun nga, yung jig. O kaya yung hook. Yan, nakahuli si Sir actually ng dalawang piraso. Kasi, ang gamit namin dito is meron kaming pampabigat. Tapos, sa pampabigat na yun, merong dalawang hook pa. Dalawang hook sa taas at sa baba, may hook dyan, tapos ito yung pampabigat. So ang nangyari minsan kasi pagka swerte ka sa dalawang hook, dalawang isda din ang sumasabit. Ganun. So pagka talaga sinapakan ng swerte, ganun ang mangyayari sa hook mo. Dalawa mahuli mo, malaki pa. Ayan. Yeah, ganyan ang nangyari. Nakahuli si Sir ng dalawa, bumitaw yung kapatid, nalaglag kay isa na lang. O, ganyan. Uy, teka, mayroon tayong nakikita, nag-jet ski, oh. Jet ski. Mga buhay mayaman. Yan, yung mga makikita mo dito, mga usually na hindi nakikita sa Pinas. Yan, jet ski siya, oh. Mahulog ka sana. Masemplang ka sana. Sama, no? Ipanalangin mo bang masemplang yung nag-jet ski. Tapos kapag sobrang yaman mo na, meron kang yate. Pag mayaman ka na, may yate ka na. Diba? So yun po, doon po natatapos yung kwento natin sa paglalakbay, kung paano mag-fishing. Malakas ang alo dahil may dumaang maliit na bangka. Ayun, ito niya yan, lasang alam dahil doon. Okay, salamat po sa mga nanood. Please follow my page Purple OTV, nandito po sa link sa baba, and then and subscribe, please subscribe po, supportahan natin yung mga local na buhay.
tayo sa Dubai. Nagbibigpit na kami ng aking rod. Nagbibigpit kami ng rod ko. Nakabuhay sa inyo, mga kabayan. Init.